Muli pong nagsalita ito pong si dating Senador Lacson at ayon po sa kanya, hindi po dapat paniwalaan itong si Jonathan Morales kasi ito po ay isang miyembro ng tinatawag niya pong Jukebox Gang. Alam po ninyo, backgrounder lamang itong si Jonathan Morales, muli po itong lumabas sa publiko makatapos na mag-failed ito pong kampo ni Duterte doon sa issue po nila ng pulboron video. Kaya naman sinimulan po nila ngayon dito po sa di umano'y mga peking dokumento na inilabas nitong si Morales at pinalalabas po nila na authentic ito. In particular, ang naniniwala na authentic ang walang kwentang documents na yan, walang iba kung hindi itong si Senator Ronald De La Rosa. Kaya naman, tama lamang ang obserbasyon nitong si Ping Lacson na ito pong si Jonathan Morales is very unreliable source according to him. At hindi po dapat ito dapat paniwalaan. In particular, sinasabi nga ni Ping Lacson sa kanyang tweet, "Enter the jukebox gang. Guess who dropped the coins to make them sing?" And yesterday, meron pong interview ito pong si dating Senador Panfilo Lacson after ng napakahabang panahon. Ngayon lamang po siya nagpa-unlock sa isang public interview. At dito ikinuwento niya po kung gaano po itong grupo na ito nitong si Morales ay naglulubid po ng kasinungalingan para po sa kanilang mga interes lamang. At kung babasahin po natin ang pagkatao nitong si Jonathan Morales, unang-una pong nakikita natin dito ay yung galit niya po sa Philippine Drug Enforcement Agency sapagkat hindi po maikakaila na itong si Jonathan Morales ay lumabag po sa batas. In particular sa organisasyon na kanyang kinabibilangan, siniraan niya po ito and worse, yung kanyang mandato na dapat i-prosecute ang isang akusado sa illegal na droga ay kanya pang tinalikuran. Ano-ano po ang ibig sabihin ng mga binanggit po natin na yan? In 2013, this Jonathan Morales was charged for administrative and criminal offense. Ang kanyang mga administratibong kinaharap ay dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. At ito po ay nagresulta sa pagkakatanggal sa kanya sa serbisyo. At pinagtibay po ito ng Civil Service Commission, ng Court of Appeals, at saka ng Supreme Court. Sa madaling salita, lahat po ng mga naging batayan para tanggalin itong si Jonathan Morales ay makatotohanan at ilawas po ito sa pinalalabas niya na siya po ay pinag-iinitan lamang. Ngayon, bilang ganti dyan, dinadala po iyan ngayon nitong si Morales sa harapan po ng publiko para kahit paano mabindicate yung kanyang pinaggagawang kalokohan. Pero hindi po siya nagtagumpay sapagkat ang mga naniniwala lamang dito kay Morales ay mga didishit. Hindi na nga po ito binibigyan pa ng importansya ng mainstream media. Bakit? Kasi ang mainstream media ginamit niya po noong 2013 para po sa ganitong modus din. Palabasin na masama ang Philippine Drug Enforcement Agency at siya ang bayani o napakagaling. Ngayon, sa interview kahapon nitong si dating Senador Panfilo Lacson, babanggitin niya po dito ang mga katagang katulad po nito. Yung jukebox, ano, hindi na bago ito eh. Kasi tatanda ko nung kami, nung Vice President na si President Era, iba na ambos kami nung setup to tomatic kasi hinahanap namin yung bangkay ni Umiral Matic na napatay sa San Pablo. Eh nung papunta kami sa San Tomatic, naambos kami. Pinaulan na kami ng M203. At halos katabi lang namin yung punong nyog, nalalaglag yung tanga ng punong nyog, yung mga dahon, halos malapit na sa atin. At tapos, sinabi ko lang kay, naalala ko lang kasi napag-usapan ng jukebox. Sabi ko kay Vice President Erat, sabi ko, sir, hindi na mamunod ako sa radyo. Na maganda na... In short, mga tol, kasi babalikan natin yung simula ng interview na ito, ang jukebox, kakanta kapag ka hinuhulugan. Parang si Morales, kaya ngayon kumakanta, malamang sa malamang, merong nagbabayad dito. Kung hindi naman nagbabayad, baka naman para gumanti muli sa Philippine Drug Enforcement Agency at palabasin na siya ay bayani. Pero malamang sa malamang, meron pong nasa likod nitong si Jonathan Morales. And your guess is as good as mine. Balik po tayo dito
sa simula po ng interview at pakinggan po natin ang mga katanungan na ibinato kay dating Senador Panfilo Lacson, partikular kung ano po yung masasabi niya sa kanyang naging pahayag dito kay Senador Ronald De La Rosa. Kasi kung matatandaan po ninyo, nag-tweet din itong si Panfilo Lacson the other day at sinasabi niyang basura po itong papel na hawak nitong o nitong iniimbestigahan po nila diyan sa Senado. At sinasabi niya na dapat itigil na po ang walang kwentang hearing na yan dahil kung ang layunin lamang po nitong si Senator Ronald De La Rosa ay amyendahan o magkaroon ng batas para po sa possible espionage, eh hindi na po kinakailangan itong si Jonathan Morales tungkol sa paglalayo na yan. At ikalawa, sinabi din po nitong si Panfilo Lacson na marami pong taong inabala ang Jonathan Morales na ito. Kasi yan po yung kinalarify nitong si Panfilo Lacson. Hindi po yung particular hearing nitong si Senator Ronald De La Rosa, kung hindi itong si Jonathan Morales. After all, si Jonathan Morales naman kasi ang nagbababanggit ng mga pangalan, pero kung nag-iisip sana ng tama itong si Senator Ronald De La Rosa, eh hindi siya naging bahagi ng pang-aabala ng tao na yan diyan po sa Senado. Pakinggan po natin at reaksyonan natin ang interview na ito, mga tol. Senator, we just monitored from your Facebook page this very curious post that you made about a few days ago, earlier this week ata, no? Referring to yung jukebox statement na galing sa Pangulo. I wonder if you can post that, put it on air. You were saying na jukebox, and there were you posted pictures of three whistleblowers. Enter the jukebox gang who dropped the coins to make them sing. Who dropped the coins to make them sing? Yeah. Okay. Please elaborate, yeah, Senator. Tama yan. Yes. Nagpost ako sa Twitter, sa X, ano? Dahil no, makita ko yung si Jonathan Morales na nagbalik sa nagbalik tanaw ako doon sa 2001-2002 na kung saan noong napasama siya doon sa Witness Protection Program. Ewan ko paano siya na-pass doon. At inabutan niya doon si Ador Mawana at si Rosebud. Mm. Maya-maya na lang, nag-join na siya sa chorus, ano? Nag-issue na rin siya ng statement na ako, noong CPNC ako, involved ako sa illegal drug activities. Eh, yun ang mga kinapunto sa akin ni Mawana ito, nakatangisip, no? Katunayan. After a while, nag-blackship. O, kinukwento ni Ping Lacson, yung paninirang puri na ginawa po sa kanya nitong si Jonathan Morales noong 2001 or 2002. At dito makikita natin na noon talaga, pathological liar na po itong si Jonathan Morales. O sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, professional liar. Bakit po? Kasi noong mga panahong iyon, meron din pong taong nasa likod niya. In fact, yung mga tao na yon, eh kinalaunan, humingi po ng paumanhin dito po kay Panfilo Lacson. Wala po tayong ibang tinutukoy kung hindi si dating o namayapa na pong Victor Corpus at saka ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Anyway, mas maganda mapakinggan po ninyo yung mismong mga circumstances dyan dito kay Panfilo Lacson. Tuloy po natin ang pakikinig. Si Mawana ay nag-apologize sa akin personally at saka publicly si Victor Corpus, si dati Pangulong na Arroyo, saka sa kanyang libro, I think yung volume 2 niya, eh sinabi niya rin na yung pinahay, no? Ito mga personalities na ito. At pati yung Philippine Daily Inquirer, nag-apologize in public place sa pamamagitan ng kanilang dyaryo. So, nung makita ko si Morales, naalala ko yung ginawa niya noong 2002. Mm-hmm. So, doon ang gagaling, o doon yung hugot ng aking tweet. At ito'y wala namang kinalaman doon sa pagpilig na sa mga hearing na ginagawa o tinasagawa ni Senator De La Rosa. So, let me repeat that, Mr. Senator. You're saying that at one point, si Morales, si Mawanay, at si Rosebud ay nagkasama-sama sa Witness Protection Program. Nag-abot sila doon, I think 2002,
At si Morales, ang pakilala niya noong araw, siya si Agent Morris. Ano? Mm-hmm. Yun ang pag-identify sa sarili niya. Morris. At sinabi niyang totoo nga na si Jan Lacson o si PNP involved sa mga drug activity, illegal drug activities. So doon ang pinanggagalingan bago ito na sinabi ko, jukebox gang, kasi tama-tama sila, chorus, sa pagbibitan sa akin no, na dumating ng panahon na talaga naman napatunayan na hindi talaga totoo at complicated lamang. Napatunayan si Jan Corpus mismo, nagkanya sa opisina ko noon, nung nabubuhay man dyan. At sinundan niya ito sa isang panayam sa media na sinabi niya nag-aupulog dyan sa akin dahil naloko siya ni Bawat. Now, ito ang dahilan kung bakit ang kredibilidad nitong si Jonathan Morales ay dapat lagi po nating tinatanong. Kasi bakit mga tol? Ang kanyang mga sinasabi ay pinaniniwalaan ng mga didisit, particular ang isang senador sa Senado na sa katauhan nitong si Ronald De La Rosa naniniwala sa kanya. Wala siyang ibang inihahain na ebidensya. Kung wala siyang inihahain na ebidensya maliban po sa kanyang pahayag, aba, the test of credibility is napakahalaga. Dahil yon ang magpapabulaanan doon sa mga sinasabi niya ngayon na dahil nga sa series of lying na ginawa niya in the past, possible na sa ngayon, napakataas din po ng posibilidad na talagang siya ay nagsisinungaling. Kaya para patunayan ngayon itong si Jonathan Morales na siya hindi nagsisinungaling, dapat meron siyang i-offer na ibang ebidensya. Pero sa kabila po ng mga pangyayari na nakikita po natin sa Senado, isa, dalawa, at tatlong hearing na noong April 30, May 7 at May 13 at masusundan pa sa Lunes, May 20, naknang teteng na yan, wala man lamang po siyang ebidensyang ibinigay doon. Kaya nagtataka talaga tayo bakit umabot pa ng ika-apat na hearing sa Lunes po yan, ito pong PIDEA leaks kuno na ito na kung saan ang star witness nila kuno ay itong si Jonathan Morales. Dapat nung nakapagsalita na siya, tapos na yun eh. Eh hindi ganun ang nangyari. Lahat na lamang ng mga babanggiting tao nitong si Jonathan Morales, kailangan pang ipatawag nitong si Ronald De La Rosa. To the extent na parang na-challenge na ngayon yung kanyang posisyon bilang chairperson kasi yung isang binanggit ni Jonathan Morales na wala naman po doong relevance sa issue ay hindi po dumalo. Walang iba tayong tinutukoy kung hindi itong si Pakito Ochoa. Yung pinaghuhugutan nitong si Ronald De La Rosa ngayon, hindi na po yung PIDEA leaks eh. Kung hindi yung respeto daw na dapat ibigay sa kanya kapag pinatawag, dapat umattend ka. Eh ang problema nga, yung pinapatawag mong tao, wala nang kinalaman dun sa issue na dinidinig mo, and worse, motu proprio pa yan. Kaya another na pagsasayang na naman po ng pondo ng bayan ang mangyayari sa Lunes. Pero tututukan po natin yan para ang bawat sasabihin ng mga resource person, particular itong si Jonathan Morales, ma-counter kagad natin dito po sa social media. Kasi labanan po ito ngayon ng naratibo eh. Ang kasinungalingan po nila, laban po sa katotohanan. At yung katotohanan po ang dapat na mamayani, particular dito po sa social media. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Senator Lacson. Mr. Senator, I wonder if you got far enough to find out who drops the coins dito sa joke box gang na ito. Kung if there's some conspiracy of sorts here. Yeah, I was referring noong araw, no, hindi sa ngayon. Okay. I was referring to kung sino yung nag-mastermind o sino yung nag-drop ng coins, ano? Dahil jukebox ka eh. Eh, obvious naman kung sino eh. Yung nasa mga malapit sa administration or kung sino, kung hindi man, yung mismo nasa administration. Obvious naman yan. Senator, from your vantage point, anong tingin niyo yung objective nitong Senate hearing na ito? Meron kasi ng ex-senator na sinasabi, this is an inquiry in aid of ouster.
May nagsasabi this is just a fishing expedition. May nagsasabi na ito ay bahagi ng pulburon narrative. From your vantage point, no, anong na matagal na lang sa Senado, anong tingin nyo yung layunin nito? At saka talaga bang ito ay pwede pang humaba ng humaba? Pare nito mag ng malig doon sa ginagawa ni Senator De La Rosa. Katunayan, nagkausap kami kahapon, no, nag-chat kami. Medyo mahaba yung thread namin. Kasi nakita ko yung kanyang pahayag na pagpupo sa akin at sinasabi niya na sinabi ko na ang kaya ng panahon ng Senado ang kanyang pag-delay. Kung hindi man sinasabi nitong si Senator Lacson na pag-aaksaya ng panahon ng pagdinig nitong si Ronald De La Rosa, tayo na lamang ang magsabi. Senator Ronald De La Rosa, pag-aaksaya po ng panahon at pondo ng bayan yung ginawa niyo pong pagdinig diyan po sa Senado. At hindi lang siguro kami ang nagsasalita, even ang mga kongresista po sa katauhan po ni Garin at saka ni Roman, eh puntahan nga po natin yung particular statement nila. Kasi hindi lamang po pangkaraniwang mga Pilipino, eh baka naman kaya nagsasalita ng ganito itong si, by the way, si Lacson, para lamang i-afford sa kanya yung kortesiya. Dahil unang-una, pareha silang senador o naging senador si Lacson. Pangalawa, pareha silang PMA-er, underclass niya si Bato at upperclass naman siya nito pong si Lacson. Okay, ngayon, balikan po natin yung isang press conference kung saan binanggit po nitong si Garin at saka nitong si Roman na yan po ay pagsasayang po ng taxpayers' money at dito naman kay Roman, pagsasayang po ng oras. Ito po, balikan po natin ito. Oy, unfortunately, hindi ko pala na-drop yung dito tayo. At kapag 2 days ay hindi siya naiibsan, dapat matingnan na natin kailangan yung hindi patutulugin ang mga papelet. Teka lang. Well, honestly, no, I haven't read through the actual report kasi nga medyo... But anyway, akala ko na i-timestamp ko eh. Dito na lang tayo sa dulo. Ay, hindi pala ito. Kaya pala, oh, balikan natin. Yung dalawa sila. Gusto ko lang ipadinig po sa inyo na hindi lamang po tayo na mga pangkaraniwang mga Pilipino ang nagsasalita na yan po ay pagsasayang ng pondo ng bayan kung hindi kasama po ang mga kongresista. Saan ba banda rito yun? Sandali lamang mga tol, pasensya na, ngayon ko lang naisip na i-share itong conference, press conference. May 15? Oh, anyway, ayun na yun, di ko makita. Ang punto, si Congresswoman Garin, recorded naman po yan at nasa balita po yan, sinabi na wasting of taxpayers' money ang ginagawa po na hearing na yan sa Senado. Sa parte naman po ni Congresswoman Roman, ay ito po ay pagsasayang po ng oras. Sana alam niyo po yan, Senator Ronald De La Rosa. Medyo mabait lamang ito sa inyo si dating Senador Lacson kung bakit hindi niya sinasabi direkta sa inyo na yan ay pagsasayang ng oras. Yung mga ito, after a long, long while, ano, parang ang huli ko interview sa inyo rin eh. Eh, matagal pa yun. Iniliwanan ko sa kanya, sabi ko rin sabi, sabi ko lang, wala akong binabanggit na nag-aaksaya ng panahon na Senado. Ang aking tweet, ay tungkol kay Jonathan Morales na hindi ka panipaniwalang personalidad. No? Dahil may experience ako sa rin dyan. At alam ko naman, siguro, I trust na dahil nagkasama tayo sa PAPS ng araw at pagkasama sa PNP, hindi ka rin naman siguro naniniwala kasi hindi ko siya sa akin ng araw. Unfortunately, Senator Lacson, naniniwala siya. Kaya nga po humaba yung hearing na yan eh. Dahil pinaniniwalaan itong si Ronald De La Rosa, si Jonathan Morales. At ang nakakatawa pa dito, ang kanyang pamantayan kung bakit dapat paniwalaan itong si Jonathan Morales ay dahil ito daw ay nagsasabi lamang ng totoo. Pangalawa, ang sinasabi daw po nitong si Jonathan Morales ay evidence ng 2 butas
na matatagpuan doon po sa dokumento. At yan ay dulot ng puncher. At humirit pa sa ikatlong hearing. Sinabi nitong si Ronald De La Rosa na yung itsura sa photograph na nakikita sa online ay medyo luma na. Kaya hindi daw po ito kayang gawin ng AI lamang. O, nakikita ninyo kung gaano po naniniwala dating Senador Lacson si Ronald De La Rosa kay Jonathan Morales. Na-involve ako sa League of God nung ako yung GPMP. At inaknalin na naman na hindi may problema ngayong tao. So hindi ko na inurira kung ano talaga yung pakay. Pero ang kinasabi niya kasi ang in-end-of legislation, yung sa akin ito dahil nag-research ako ng konti, kasi sinasabi nila, narinig ko si Senator Tolentino, na wala tayong batas na nagpaparusa doon sa pag-handle at pag-share ng unauthorized sharing ng classified documents o classified information. Meron tayo noon yung Commonwealth Act number 616, ano, na ipasa to 1941, na ang batas ito nagpaparusa sa espionage and other related acts. Ano. So kung yun ang pakay ng committee ni Senator De La Rosa, eh pwede naman siguro mag-file ng bill na i-repeal yung Commonwealth Act 616. Dahil yung 616 na yun ay patungkol sa parang joint yun eh. Kung ang i-share mo, unauthorized ka, i-share mo yung classified. Ngayon, ang tanong, sa pagpasaba ng batas na yan para i-refill ang Commonwealth Act about espionage, kinakailangan pa ng presensya nitong si Jonathan Morales o testimonya niya. Ang gustong sabihin sa atin nitong si Lacson, hindi na kailangan, Senator Ronald De La Rosa. Kung gusto ninyong amyendahan ang mga batas o mag-provide po ng stiffer penalties for act of espionage or leaking of documents, ang presence nitong si Morales, hindi na kailangan. Sana makita nyo po yan, Senator Ronald De La Rosa. Information about, not only about the Philippines, yung national security or national defense ng Pilipinas, pati ng Estados Unidos kasi nga Commonwealth tong araw. So kinakailangan siguro talagang i-refill yung batas na yun. At ang tundok nitong pagdinig na ginagawa patungkol na ayon na rin kay Senator De La Rosa eh para magsagawa ng batas, magbalangkas ng batas para maparusahan yung unauthorized hunting at saka sharing ng classified information sa dokumento. Okay, Senator, I guess na nakita niyo yung umikot rin sa social media no, tong alleged authorization form na galing sa PDEA, an authorization for surveillance doon nga sa bahay ata ng isang artista at saka nandoon natin pangalan ng presidente ngayon. Na may punch hole. Oo, na may punch hole. I wonder lang, Senator, being somebody who has spent a long time in Intel, is there such a form done by intelligence agents for surveillance? Hindi, alam mo kasi, any intelligence operative, mula sa pinaka-bobo, pinaka-tamad, hanggang sa pinaka-skimming, pwede talagang sumulat ng intelligence information. Kasi sino? Tama. Eh, pwede talagang magsulat ng magkianong klaseng information. Tama, di ba? Ang information kasi, mga tol, raw information yan eh. O, chismis, information. Nagsalita ka at nadinig ka ng isang tao, gumawa ng impormasyon, information pa rin yan. Pero, pwede bang tawaging intelligence yan? Hindi. Kasi ang intelligence goes yan sa proseso. Ha? At ang proseso na ito, napaka-meticuloso. Titingnan yung validity, veracity, evaluation ang tawag doon. Tapos ipoproseso yan. Tapos pagkatapos ng ma-process, magkakaroon ng assessment bago yung dissemination. Oh, ang tanong, ito bang information na na-receive nitong si Morales dumaan sa ganong proseso? Di ba hindi naman? Kasi siya na nga mismo ang nagsasabi na matapos na niyang makaharap yung confidential informant, tinipan niya na kagad ito sa computer at tinranscribe niya into a sworn statement. Sapat na ba yon? Hindi. Kasi dapat dumaan yan sa validation.
dapat dumaan yan sa evaluation, interpretation, assessment. Pero walang ganung pangyayari. Kaya lahat po yan ay scrap of paper lamang, which is tama ang sinasabi nitong si dating Senador Lacson. But I beg to disagree on the first statement na sinambit niya doon sa unang post niya, di ba? The leaked document exists. Anyway, hindi niya naman pala sinabi dito na PIDEA leaks. O, tama, merong dokumentong nag-leak. Pero ito ay hindi galing sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kung hindi, kay Morales mismo. In fact, kung kay Morales mismo nang galing yan, at si Morales ang naglabas sa publiko o ginamit si Maharlika para ilabas sa publiko, walang leak na nangyari. Kung hindi intentionally, gusto lamang nilang mag-destroy ng someone's reputation at ang tinutukoy nila dyan, walang iba kung hindi ang kasalukuyang Pangulo po natin, and worse, dinamay pa nila ang Diamond Star na si Marizel Soriano. O balik po tayo dito po sa interview. Ang tanong, at lumalabas na pagdinig kasi napanood ko rin sa YouTube yung huling pagdinig, eh wala naman talaga sa record ng PIDEA nung araw at ngayon na meron pumasok na una login o na i-file o na submit na intelligence report patungkol na pinasabi ni Morales. So kung gumawa man ng information si Morales dahil meron daw siyang confidential informant, eh hanggang sa kanya lang yun. So hindi rin natin maituturing na intelligence information yon or official intelligence information. Kasi hindi naman yun na submit man lang even doon sa kanyang immediate superior for evaluation and eventually for validation. Kasi mahabang proseso yung kaya nga may mga production branch ang bawat unit, ano, intelligence unit, para talagang himayin ng toto yung bawat information, intelligence information na pumapasok. Yung information na yun, hindi man lang dumaan doon sa prosesyo, na proseso na dapat daanan ng isang intelligence information o intelligence report. Mukhang hindi ito lumabas sa pulsa. Ngayon, para mas malinaw sa inyo, kasi syempre, kami kasi sa criminology school, pinag-aaralan po namin yan. At being a former police officer, alam na alam ko po yan. Ito po yung simpleng pagpapaliwanag eh, para masabing intelligence ang isang information. Meron pong cycle na pagdadaanan yan. Ha? Nakikita nyo po ito? Intelligence cycle. Planning, direction, needs, requirements, collection, processing, exploitation, analysis, and dissemination. Kapag ka hindi po dumaan ang isang information sa cycle na ito, hindi po yan matatawag na intelligence, hindi matatawag na process information. Kung hindi tinawag na process information, ibig sabihin unverified information yan na hindi dapat pinaniniwalaan. And worse, sa situations ngayon, parang hindi alam yan itong si Senator Ronald De La Rosa. Dati siyang chief PNP, police, PMAR pa. Ngayon, senador. Tapos maniniwala ka lamang sa mga sinasabi nitong si Morales na hindi nga dumaan sa ganitong proseso. Kung susundan natin yung pahayag ng mga past and present Director General ng PIDEA. Pero sir, kasi mula kinasimula sa Santiago, General Capdan, hanggang kay General Moro Lasso, sinasabi lang wala silang makitang record. Oh, eto rin, maganda rin tong punto na yan ni Lacson, di ba? Kanino kayo maniniwala sa pagitan ng mga personalidad na yan? Kay General Cacdac, kay General Serapio, General Santiago, tapos itong si Morales. Yung tatlong binanggit natin, ang questionable yung kanilang credibility and integrity. Tapos itong si Morales, Senator Ronald De La Rosa, eh ang haba na ng history ng pagsisinungaling. Tapos mas paniniwalaan yung si Jonathan Morales. Naku nang teting talaga. Yes sir. May play the devil's advocate here. Is it possible at all na merong naibigay ng dokumento going up the chain pero nag-disappear siya? While going the chain. Kasi we've
alam naman record keeping sa Pilipinas eh, itong amnesty application ni Tulliana si biglang nawala, bagamat naaprubahan na siya, pero nawala yung record. So may mga ganun din paminsan-minsan na hindi may paliwanag. Would that be possible or improbable? Hindi. Kailangan eh, PFF trail pa rin eh. Hindi pwedeng kumawala yung record, nakikita pa rin. Kasi di ba may sinasabi sila may mga control number. Tama. O ngayon ha, sagutin natin yung tanong nitong si, sino ba to? Yung reporter sa, si Edlin Gao. Sinasabi na baka daw sinubmit tapos eh may kumuha at hindi na nga nakita pa. Alam po ninyo, kapag ka sinubmit ang isang dokumento sa isang opisina, meron po yung record, meron po yung paper trail yung binabanggit nitong si Lacson. Assuming na hindi nga po nalagyan ng control number, serialized, still, meron pa rin pong record yan kung totoong sinubmit itong ni Jonathan Morales. Eh wala nga eh. In fact, lahat ng patutuo ng mga nakasama niya sa Philippine Drug Enforcement Agency ay sinasabi na walang ganyang pangyayari. Pero siyempre, bilang panggagaslight nitong si Morales, palalabasin niya na nasabihin niya lamang na uunawaan ko ang pinaghuhugutan ng mga taga-PDEA eh, kasi nandyan pa sila eh, at ang boss nila, siyempre, si Pangulong Bongbong Marcos. Pwede ba yun? Hindi pa pwedeng igagaslight mo lamang yung publiko para pangatwiranan na yung sinasabi mo ay makikatotohanan. Pinakasimpleng bagay dyan is ilabas mo ang ebidensya. Kung ikaw talaga ang gumawa ng dokumento na yan, somehow, magpatunay ka sa harapan ng publiko na meron kang mga forma na, na kinekip mo until now sa bagay na yan. Kasi ako, trabaho ko yan dati. Hanggang ngayon, meron akong mga form yan. Nakalagay sa computer ko na nasira pero nandun sa hard drive. Kaya kong gumawa pa rin ng ganyang forma kahit ngayon. Siyempre, ang mangyayari, kapag ka ngayon ko ginawa, bago ang papel, eh napakadali lang naman palabasin na luma. Gamit ka lamang ng AI. Pero kay Ronald De La Rosa, di siya naniniwala na gawa daw po ng AI yun. Napakadali lang nun, Senator Ronald De La Rosa. Unang-una, butasan mo ng puncher ang isang dokumentong ginawa mo ngayon, picturean mo, tapos pag na-picturean mo, oh, ang gagawin ko, gagamit ako ng Filmora, yung ginagamit ko sa pang-edit, eto, di ba? Pipicturean ko lang yung may butas ng puncher, tapos ipe-place ko dito, pupunta ako sa effects, hahanap ako ng classic or kung anumang mga appropriate filter at lalabas na luma na yung mga dokumento. In fact, mayroon pang ang nag-send sa atin eh na isang manonood po natin na hindi ko na po papangalanan. Ano? Meron po siyang sample eh kung saan na i-share ko lamang po sa inyo ito. Pinakita niya sa akin kung paano mapapaluma ang isang dokumento. Tingnan ko kung makikita ko dito ha. Hanapin natin dito sa aking message inbox. Mukhang anyway, eto na naman ako. Ngayon lang kasi pumapasok sa isip ko itong mga sinasabi ko eh. Merong isang nag-send sa atin na manunood na pinatunayan niya doon sa kanyang ipinakitang photograph na kahit bago ang papel, pwedeng magkaroon ng butas ng puncher at mag-appear na luma ito ayon sa paniniwala nitong si Ronald De La Rosa. Kaya Senator Ronald De La Rosa, huwag po kayong magpapaniwala basta-basta. Lalong-lalo na dito kay Jonathan Morales, maliwanag po na kayo po ay nililin lang niya. At ang masakit, nagagamit po yung inyong committee, maliban na lamang kung meron talaga kayong ibang interest diyan, particular yung naratibo ng mga boss niyo na Duterte. E ano ba naratibo ng mga Duterte? Siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman na wala sila makita, mag-press man lang na control number. O ngayon, sa panahon ngayon, medyo highly technical na tayo, may mga barcode na. Okay. So mas na ito i-submit, hindi pwedeng makakalusot ito, maski nawala yung report o yung record, may mga tetris ka pa rin palatandaan na na-submit yung report. Tama. Tapos nawawala. Eh ito, ang sinasabi ng PDEA, base doon sa napanood ko, walang control number, walang sisingit na control number doon sa dalawang panahon, na dalawang periods na sinasabi doon. So talaga wala pumasok ng intelligence report. Okay. With that,
siguro naman na ipahayag na natin yung layunin natin sa live streaming natin na ito. Ang mga payo nitong si Senator Lacson, Senator Ronald De La Rosa. O kung hindi man kayo pinapayuhan, ang mga post niya dapat indicator na yan na mali po yung ginagawa ninyo diyan sa Senado. At kung nasasaktan kayo dahil kayo ay nababanggit nitong si Senator Panfilo Lacson, wala tayong magagawa dyan. After all, ang respeto, hindi po yan dinidemand. Yan po ay ine-earn. Ha? Senator Ronald De La Rosa. Kung gusto nyo po kayong respetuhin ng taong bayan, dapat maipakita po ninyo na respeto po, partikular ang inyong committee na pinamumunuan. Okay, with that, anyway, basahin na natin, fairness, ha? Sabi niya rito, never man akong nag-observe in my almost 5 years as a senator, as practice or as a matter of tradition, na yung discretion as to who are going to be invited in his committee hearing ay kine-question ng mga kapwa senador. Wala man itong politika. So sana pagbigyan lang ako na ma-exercise yung aking discretion as chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. At ganun din naman sila. Kung sino pong inimbitahan nila, wala po akong pakialam. Nire-respeto ko rin sila sa pagiging chairman nila. Ang punto kasi, Senator Ronald De La Rosa, hindi po yung kagustuhan ninyo ang dapat nasusunod. Meron kayong rules being a senator na dapat sundin. At yung rules na yon ang apparently nilalabag ninyo sa pagdinig ninyo dyan po sa Senado. Maraming salamat po sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.